Ang sinasabi niyo daw po sa tao na si Commander daw ay mataray, matapang. Ako, totoo po anak, ako, sa totoo lamang, wala akong sinasabing ganyan. Kahit po kayo ay humarap ulit sa barangay? Oo, kahit ako iharap, sasabihin ko hindi ako nagsasabi ng gayon. Magandang araw sa lahat ng viewers ni Commander. Andito na naman kami para ipahatid yung mga blessing na gusto niyo ipahatid sa kanyang beneficiary dahil nga hanggang sa ngayon na hindi ko pa rin siya pinapagalaw, pinapakilos at talagang bawal pa rin talaga hanggang sa ngayon. Kami yung pinapasuyuan niya para puntahan yung mga tinutulungan niya rin para ayaw niya kasi mapabayaan din sila hanggat siya ay nasa bahay lang. Kaya tara, samahan niyo po kami. Wala itong taap. Nanay? Nay? Magandang umaga po. Nay, para sa'yo. Pinabibigay ni Commander. Pinabibigay ni Alma. Kamusta po kayo dito? Ay, ito po. Medyo na masama ang pakiramdam. Bakit masama ang pakiramdam? Eh, tinatrangkaso. Ay, ganun. Nag-iinom naman kayo ng gamot? Nag-iinom na ako ng gamot. Binigyan ako ng aking anak na isang tabletas. Malinis si nanay sa kabahay niyo. Ano? Ayan pa yung mga grocery niyo. Salamat naman sa inyo. Okay lang po, nanay. O nanay, itong grocery. Natutuwa naman po ako sa inyo na. Okay na bahala dito, ha? Open. Bakit kayo natutuwa, nanay? Ay, masaya po ako at maganda na ang aking bahay. Hindi katulad noong tuluan. Ngayon, intuwan na ako. May sangkap ng gamit. Anay, kami din naman, masaya din kami na masaya ka. Ano? Kasi yun yung ikakasaya namin ay yung masaya ka. Hindi kami magiging masaya kung yung pang sarili namin. Mas masaya kami kung may napapasaya kami. Ano? Okay, nanay. Eh, kamusta naman sa ngayon? Wala na bang natulo? Wala na. Awa ng Diyos, ano? Sa awa ng isa'y nakakuanan din ako. May naawa din sa akin. Nakita kasi ng Diyos, nanay, yung kalagayan ninyo. Ano? Mula kayo umiyak na eh. At ganyan talaga ang buhay. Napapayak ako nito. Ang anak siya. Kasi yan po, masaya na ako. Masaya ako. Okay, nanay. Nanay, ganito po. Sa ngayon, napansin niyo naman wala si Alma, di ba? Opo. Kasi siya po ay may dinaramdam din. Na kailangan ay nasaigaan lang talaga, hindi pwedeng gumalaw. Kaya kami muna yung pinasuyuan niya na mabisita kayo. Kasi nga iniisip-isip niya kayo na paano na kasi si Nanay Flora na hindi ako makabisita. Baka pwedeng ibisitahin niyo siya para sa akin at dalhin nyo ng kanyang konsumo. Kamusta naman ang relasyon nyo ng inyong anak? Maigi naman sa akin. Okay naman na kayo? Okay naman kayo? Okay naman kami. Di ba nandito lang naman ang anak mo? Ikaw ba ay binibisita ka ba niya dito? Kuminsan na ito sila na may cellphone, ay walang signal, dito ang may signal daw, ay di nakaupo-upo lang siya dyan. Nagkukwento kami mag-ina. Mabuti at maayos na po inyong relasyon bilang mag-ina. Okay, kayo po ba, nanay, ilan ang mga apo ninyo? Alam niyo ba kung ilan? Ay, yung mga apo ko ay yung nandun sa Maynila, ano, dalawa. Dalawa? Tapos, yung nandito sa bayan? Yung na ito, bali, apat sila. Apat? Ay tatlo. Tatlo? Si Gridwan, isang babae. Isang babae. Tatlo lang anak dito. Tatlo ang apo mo dito, dito. Yung mga apo mo naman napunta naman sa iyo. Ay, napunta naman sa akin dito. Pag may tinapay ako, nay, pahingin tinapay, binibigyan ko. Mabuti. Nanay, may napansin ako dito sa iyong bahay. May kuryente ka ba dito? Wala. Eh, bakit wala? Ay, sa totoo mga anak, ay sabi, dadalhan daw ako na dikukanan ako dito ng bagang Contador?
Oo, yung extension. Yung ito ay yung solar. Oo. Kakabitan daw ako dito ay kaya nga lang na yung para wala. Sa kasi na mas may mas mainam pa kaysa sa solar. Ang inyo po bang anak dito may kuryente? Meron. Ang dapat po nanay makiusap kayo sa kanya. Nadalhan namin kayo dito na extension. Ay, yun, anak, kinausap na ni ma'am. Oh. Ay, kinausap na dyan matap. Ay, payag naman. Payag naman. Okay, sige. Ganun ang gagawin kinausap natin. Kinausap siya. Nanay, ha? Huwag na pasaw ka na umiyak. Alam ko naman eh, masaya ka lang. Ano? Masaya ka lang. Okay, at nanay, ganito. Bibili kami ng extension sa pagbabalik namin dito. Lalagyan natin extension dito. Tapos, dapat may electric fan ka man lang. Oh. Kasi, ha? Na napansin ko dito, kagaya nito, mainit ang panahon. Mainit nga mainit talaga. Talaga dito sa loob. Kaya kailangan mo dito, may maliit ka malang na electric fan. Ano, nanay? Mm-hmm. Okay. Basta tapos, maganda din kung sa ilaw, solar. Para mm-hmm. hindi naman maano sa kuryente sa anak mo. Mm-hmm. Yung electric fan na lang. Ano? Mm-hmm. May cellphone ka ba? Nagsiselfon ka pa? Hindi ako maalam. O, di wala ka na i-charge sa madaling salita. O. Sa lutuan, may gasol naman si nanay. May gasol ka pa? Ay, may laman pa man. May laman pa. Okay, sige, baka pagbalik namin dito, baka wala na. O di, pwede natin ma-refillan ulit yan. Ano, nanay? Ikaw ba'y nagtanghalian na po? Nagkain na ako. Nag-ano ako ng ulam dyan sa kabila. Ano po ang inulam ninyo? Gulay. Gulay na? Ano, kalabasa, may sitaw. Oh, sarap na nanay. Ganun ang makakainin mo, mga gulay. Ay, lahok na hipon. Ikaw ba'y mahilig nanay sa mga karni-karni? Mahilig ka? Hindi. Sa mga gulay, mahilig ako. Maganda pag gulay. Madalang ako mag-ulam ng isda. Ah, pero isda, maganda din yun. Ay, bakit madalang? Madami ditong naglalako ng isda. Ang mahal? Wala lang pambili. Ah, baka sobrang mahal. Ano naman, 180 ang ikilo. O kasi dito mga kababayan, dito naglalako yung isa sa tinutulungan din natin na sina Evangeline. Dito sila naglalako, ito yung tinatarget nilang sinasabi kong area kasi dito nga napakalayo ng dagat. Kaya nga si Gigi Turley nakita nyo naman na tontuwa kasi wala dito nun. So ibig sabihin kapag diniliver dito ang isda, eh, mahal na dito kumpara sa amin sa sentro. No, nanay. Mahal na dito, 180. Kumilaw, 200 ang presyo. Medyo mahal na talaga dito. May 150. Maganda na lang, nanay. At pinaano nyo itong bubong ninyo. Mm-hmm. Pinaanahaw ninyo. Sabi, pinapipili nga ako. Ang sabi sa akin, kung gusto ko do ayero. Ang sabi ko naman, ma'am, ay pag naman po yero ay mainit naman ay lalo't mababa. Tama nga naman ito kahit lagyan mo ng pisame kung yero mainit pa rin tunay. Ang maigi pa po ay anahaw. Ayun. Pinapili pala kayo ni Commander kung ano ang pinapili ako. Ilalagay yero o ano kasi yung sabi namin ang yero at ganito halos kunting dagdag na lang may yero ka na kasi kaso nga lang kung ang tatanungin mo ay yung pababahayan kasi sila ang titira. Mainit, sila ang masusunod. Kasi sila yung titira, hindi naman kami. Di ba, Nay? Okay. Nanay, anong gusto mo sabihin kay Commander? May gusto ko na sa kanya sabihin na siya. Salamat, ma'am. At pala ay may ano ka, hindi ka makaparito. Ay, salamat naman sa iyo. Kumusta rin? Ako naman ka ako ay ito. May nagpunta na dito. Mm-mm. Kinukumusta ko ikaw. Salamat, ma'am. Mm-mm. Okay, nanay. May isa pa akong pakay kaya ako nagpunta dito, ano? Hindi ko alam kung tamang timing ba ito para sabihin kay nanay. Pero may nakarating kasi kay Commander na balita. Pinatawag po siya, hindi lang sa inyo sinabi. Pinatawag siya sa barangay dito nung nakaraan. Nanay kasi nagalit din yung namumuno dito kasi ang sinasabi niyo daw po sa tao na si Commander daw ay mataray, matapang. Ako sa totoo lamang wala akong sinasabing ganyan. Hindi ako nagsasabi kay ma'am po ng gayon. Totoo yan. Baka naman yung ibang nagsasabi dyan. Ako hindi nagsasabi talaga, totoo yan. Kaya po siya pinatawag sa barangay kasi... Kung si Maman ay ikuan sa akin at hindi niya nasabi noon, wala akong sinasabi ng ganyan na
matapang, mataray, wala ako sinasabi. Totoo yan. Maski iharap ako sa barangay, sasabihin ko, wala ako sinasabi. Hindi ako nagsasabi ng ganyan. Okay, kaya po kami nagpunta din dito para linawin sa inyo. Noong mga araw na yun, dapat papatawag din kayo doon pero hindi na namin kayo pinabahala. Ay, kung pinatawag niya ako, harapin ko naman na ako hindi nagsasabi talaga ng ganun. Na sasabihin ay matapang, matara, hindi ako nagsasabi. Hindi ako pinagkakalit sa mga tao dito. Hindi ako nagsasabi ng ganyan. At alam mo, sa totoo lamang, ako dito, mula nung itayo itong bahay na ito, pinag-iinggitan ako. Eh, ganun. Mm-mm. Inggit ang kwan sa akin dito. Maigi pa raw ako, pinatayo ng bahay. Merong na ano yung daw iba, na ako kwan. Pero bakit kaya nanay nila nasabi yung bagay na yun, na kayo daw nagsabi? Hindi ko alam yun, mga anak. Ngayon ko nga lang naaluman sa iyo. Nagsasabi po kayo ng totoo? Nagsasabi akong totoo. Kahit po kayo ay humarap ulit sa barangay? Oo, kahit ako iharap, sasabihin ko hindi ako nagsasabi ng gayon. Bakit ano po kayo tatanungin ay ano po ba ang tingin nyo kay Commander? Siya po ba ay ganun na tao? Mabait naman po siya. Oo. Maawain. Ano siya? Mapagmahal. Mapagmahal, matulungin. Oo. Ay bakit? Ako'y magsasabi ng gayon. Hindi ako nagsasabi ng gayon. Talaga, totoo yan. Kayo po ba nanay ngayon? Kaya niyo bang maglakad? Doon pupunta tayong barangay. Saan barangay? Dito po sa barangay ninyo. Oo, sasabihin ko. Sasabihin niyo? Sasabihin ko hindi ako nagsabi ng gayon. Kung sino man nagsabi ng gayon, yun ang puntahan. Paano po nanay kung mapatunayan namin na sinabi niyo anong pwede namin ano? Ay, hindi ako nagsasabi, anak. Totoo yan. Ngayon ko nga lang naalaman sa iyo. Okay, sige. Pupunta tayong barangay na, ha? Oh, sige. Biro lang, Nay. Gina-joke lang ka na. Ay, kung ako... Gina-joke lang ka, Nay. Alam mo naman sinasabi ka. Kung ako nga, anak, ay kinuka ninyo. Yung halimbawa, sinusubukan ninyo. Sinusubukan, no? Ay, ala, totoo naman, paninindigan ko. Hindi ako. Biro lang yun, Nay. Biro lang, joke lang yun, ano? Gagawa na baga ako. Si kanina, gagawa baga ako, anak ng gayon. Ay, hindi. Joke lang yun, Nay. Hindi ako gagawa ng gayon. Naiyak na si Nanay kanina eh. Sabi ni Nanay siguro wala naman ako sasabing ganyan. Wala akong kasalanan ng magsabing gayon. Biro lang, Nanay. Huwag ka namiyak, Nay. Joke lang yun. Payakap kami, Nay. Joke lang yun. Biro lang, Nanay. At wala lang maisipan si Marcos ay na. Joke lang yun, Nanay. Alam ko naman na kayo ay mabait. Ako talaga mabait. Ay mabait ako. Kasi alam niyo, Nanay, kung ikaw ay hindi mabait sa nakita ko noong unang punta namin dito, na ikaw ay may ganoong tirahan, baka araw-araw nagagalit ka sa iyong mga anak. Ano? Ayaw. Pero hindi. Ang ginawa mo, nagtiis ka na lang. Nagtiis ako. Kasi nga, ayaw mo nang silang maabala. Ano ba yung rason mo? Sige nga, sabi mo sa amin. Ano yung rason? Bakit hindi mo sila pinursiging mapabahayan ka? Alam mo, mga anak, yung asawa na aksidente, nangangawit daw ng nyug, nalagpakan dito ng nyug, isang buwig. Ngayon, dinala sa ospital yung aking manugan. At itong mukha, yung isang mata namumula. Ay, kaya hindi sila nakapagpagawa nitong bahay. Kasi inilaan para dun sa pagpapagamot. Oo, pagpagamot ng asawa. At kaya, bilang ina naman, naunawaan niya naman po yun. Ay, sabi ko naman, ay sa awa naman ang sabi ko, baka balang araw may kumuan sa akin. May tumulong. May tumulung. Ayun. Napaka, noon pa pala, pinagdarasal niyo na din ito na. Oo, pinagdadasal ko na rin ito. Kaya, kayo, hindi ko kayo makakalimutan. Masaya lalo ako. Nanay, ikaw ba ilang taon na ngayon? Ay, mga 70 na ako ni to, anak sa Mayo na darating. 70 ka na? Kailan ang birthday mo? Mayo 3. May 3. Lampas na ba? Nanay, sa susunod na taon pa yan. Susunod nga. Parang matagal-tagal mo pala yan. Matagal malapit pa nga. Malapit na at parang nagsagal. Matagal pa. Mas malapit pa, nanay, mag, ano, mag, magpasko kaysa sa birthday niyo. Ayoo.
Di bali at sa iyong karawan, sisikapin natin na magkaroon ka dito ng salo-salo. Ano sabi malay, ko? Malay ko mga anak, ngayong birthday ko na ito kayo, nataunan ninyo. Ganto nanay, sa birthday mo, sasagutin na yan ni Commander yung handa mo. Ano? Sasabihin ko sa kanya, ha? Bahala, kayo po. Tapos, may mga kaibigan ka ba dito? Ay, meron ako dito mga kasenyor. Di, pwede mo silang ayahan napunta, dito sa kaarawan mo, ano? Napunta sila dito. At 70 na, ay, kailangan ipagdiwang yun kasi umabot na po kayo ng 70 at sana humaba pa ang buhay ninyo. Sana umabot kayo ng mahigit pa sa 100 para na sa ganun makuha ninyo yung 100,000 pesos. Kung makareceive ka ng ganun, anong gagawin mo? Ay... itatabi na lang. Itatabi, mabubulok yun. Ah, hindi ganito. Wala namang paglalagyan. Meron nanay. Alam po ba na, alam niyo po ba na meron pa nga mas bata sa amin? Pero naguhulog na sila ng St. Peter nila. Ayun. Kasi lahat naman tayo ay doon patungo. Kahit kami na nasa edad pa lang kami na ganito, 31, 30. Pero dyan at dyan din kami pupunta, di ba? So may paglalaanan yung pera niyo na yun. Pwedeng magbayad na kayo. Hindi ba? Ayun yung malaking tulong doon sa pag-edad natin ng 100 na makakuha tayo ng ganun. Pwede na tayo magbayad ng lupa o mang service. Hindi ba? Para anumang oras na ang Panginoon ay bawiin na tayo, kunin na tayo dito sa lupa, hindi na mumumroblema yung may iwan natin. Di ba? Tama ba ako? Oo. Hindi na sila maghahagilap kung saan-saan, na magkakaroon pa sila ng problema o pa o ano man. Di ba? Kaya nanay, ang wish ko naman sa'yo, humaba pa talaga ang buhay. Salamat naman. Oo, nanay. Basta ano lang, yung ginagawa mong gulay-gulay, huwag na huwag ka magbibisyo. Ay, ako nga pag sa umaga, nagtatanim dyan ng mga gulay. Yan, exercise din. No, nanay. Talong. Oh, nakita ko, may mga talong siya dito. May balinghoy. May tumuting kahoy, mayroong kalamansi. Baya nanay, o daranghita. Daranghita. May mga tanim si nanay. Yan yung tama mong gawin, ha? Yung mag-exercise at kumain ng gulay. Oo. Nanay. Okay, sige po. Baka bukas, may bigas ka pa ba? Isang kilo na anak, okay, wala nga akong pambili. Sige, tamang-tama. At bukas, babalik kami kay JJ Terlin. Dadaan ulit kami dito. Dadalan kita dito ng bigas mo, ha? Salamat. Ha, nanay? Salamat naman. Okay, tapos bibigyan kita ng konting cash na kukunin ko mamaya sa motor. Bibigyan kita ng panggaragastos mo din, ha? Okay, magbili ka ng pwede mong makain-kain. Pero dito sa groceries nito, nandiyan na din naman yung mga pwede mong makain, ano? Okay. Napakatipid mo nanay sa pagkain. Kailan huli nagdala si Commander dito ng pagkain? Kailan nga ba kayo? May linggo na? Mahigit na 1 linggo. Tingnan mo na. Mahigit 1 linggo na pala mga kumbayan, pero mayroon pa rin siya mga pagkain dito. Di ba? Wala. Nanay, pwede mo lutuin yung bihon. Lagyan mo na sardinas yan, napakasarap niyan. Di ba? Ito lang. Kumakain ka naman ng sardinas? Ay, nakain man ako. Paano ng sardinas yan, sarap niyan. Ito lang ang anak ay... Akala ko hindi ito mahalang. Nagluto ako niyan. Yung pala ay pagkakwangko ay mahalang. Hindi yung pala. Ay, hindi ka mahilig sa manghang. Ay, makwan din. Ay, di, sabi nung anak ko, ano yan, inay, mahalang? Sabi ko, ay, mahalang. Baga kakutik man ninyo, magluto ka ng ito. Ganto na lang kayo muna. Ito, hindi ko man... Gaunti lang pala ang nilalagay nito. Yung... Tsaka ito na ay hindi namin nire-recommend na madalas mong kainin, ha. Bumibili lang din kami niyan para in case na alam mo yun yung emergency, nagutom-nagutom ka na. Oo. Madalang man ako magkwan ito. Wala kang maisip na ulam. Oo. At least meron kang emergency na mailalawag sa kanin. Tatatlo na nga. Pero hindi ko, nilalagyan lang namin yan para lang din may pang emergency. Pero para sa akin, hindi ko talaga din nire-recommend na yung madalas kainin yung ganyan. Kasi alam naman natin, lalo sa edad niya, hindi maganda yung ganyan. Pero at least, kung minsan lang naman siguro at nilalawak sa kanin at hindi nila lahat yung seasoning niya, okay naman siguro. No, nanay? Uh-uh. Okay, sige, sa ngayon ay
Salamat at pinaunlakan mo kami makatuloy dito sa tahanan mo. Ha? Ako nga nakatulog. Oo nga, nakita nga kita. Masama nga ang sabi kong pakiramdam. Pahinga ka po, ha? Papalikin ko sa rasit, paabot ko yung panggargasas mo, ha? Uh-uh. Magpahinga ka po ng maayos, ha? Uh-uh. At mag-inom ng salamat gamot. Naman sa payo mo sa akin. Opo, nanay. Ano po yan, nanay? Ayan ay ano lang din naman, kasi hindi naman porke bata kami, ay hindi na namin naiisipan yung mga ganun bagay, di ba? Yan po yung isang natutunan ko din sa buhay, na hindi lahat ng mas nakakatanda sa atin ay alam din yung mga bagay-bagay. Hindi porke bata tayo ay hindi rin natin alam yung mga bagay-bagay. Ganun lang yun. Mm-hmm. So kung may nalalaman tayo, malay natin, hindi niya alam, i-share natin sa kanya. At kung mayroon din siyang share sa atin, i-admit, i-adapt din natin kung makakatulong sa atin, di ba? Okay, sige nai, ha? Mag-iingat ka po dito. Pupunta muna kami dun sa sasakyan namin, ha? Okay, sige. Pahinga ka na maayos. Ikaw na bahala magbukas nito, ha? Ako na alam nila niyan kanina at ano, at si Commander nga hindi pwede ay. Sige, salamat. Okay, sige po nai, sige po. Tara, maraming salamat nga pala sa lahat ng patuloy na nanonood dito kay Nanay Flora sa vlog ni Commander sa kanya. Kahit na ganito man, hindi siya maka... pag-asikaso ngayon sa mga tinutulungan, itinan nyo naman, talagang gumagawa pa rin ng paraan para mabisita natin, kasi tayo wala namang problema kasi isang team naman kami. So ayan, lahat po ng ito na ginagasos dito ay galing yan kay Commander, hindi po yan galing sa akin. Sa munting kinikita niya din po yan, doon niya kinukuha lahat ng pinapaabot niya sa atin para ibigay sa kanyang mga beneficiary. Maraming salamat po ulit, supportan niyo Commander ni Marcos TV Channel, Runs TV, at God bless po sa lahat. Ingat po kayo.